O sa realidad, may dalawang lugar lang. Ano, ito po yung nakuha ko sa isang napakahusay na mangangaral. May dalawang lugar lang kung saan pwede kang maging hubad, hindi lang physical ang idea. At hindi ka mahihiya. Opo. Una, sa mata ng Diyos. No, kumbaga, you are naked before Him, pero tinanggap ka niya ng buo. Alam niya lahat ang tungkol sa iyo, pero tinanggap ka niya ng buo. And in the human reality, yan daw po yung realidad sa relasyong mag-asawa. Kung saan, hubad ka talaga sa iyong asawa. Ibig sabihin, hindi physical yung tinutukoy, hindi lang physical. Everything about you, your ugali, kahinaan, pero mahal ka nung asawa mo. Ano, nung narinig ko yun, ako napaya, kasi ganun pala ako inibig ng Diyos. Ano ho? At ang marriage is a very, very great illustration of the love of God to all of us. So ngayon pong hapon, ay ang lesson pong ito na aking dadalhin is a lesson prepared and inspired na gawin po at talagang pag-usapan uli natin sa simbahan. Because of a testimony na hindi ko na po babanggitin, specific yung tao, of a Christian, genuine Christian. You're going to hear the testimony, walang dudang siya'y mananampalataya. Pero, dumating sa puntos ng buhay niyang siya'y nag-backslide because of hatred. Saan hatred? Sa mismong pastor na nanligaw sa kanya. Opo. Na ina-adore niya, tinitingnan niya ng mataas. Pero parang ang dating ay nilokos siya. And to the point she said, hindi pala lahat ng pastor ay pastor. Hindi pala lahat ng Kristiyano ay totoo. At ako po'y napapaiyak kasi habang pinapakinggan ko, grabe yung pagkain ng galit at puot sa kanya. And to the point she decided, I will choose an unbeliever. Nag-iinom, nagsisigarilyo, because I know, totoo ang taong ito. Alam niyo, habang kinukwento niya, hindi ko pinipigil po lang yung luha ko. Kasi alam ko, in the reality, we Christians many times failed to live a holy life. Kagaya ng preaching ni Pastor kanina, most of the time na ipapakita natin old nature. So, grabe po. Pero alam niyo, ginawa ng Diyos sa kanya, at nakakatuwa doon, blessing din sa aming mga magulang habang pinapakinggan ko siya. Grabe ang pagkakatanim ng doktrina, paniniwala sa kanya. Even though nag-backslide siya, grabe ang pagkakatanim ng kanyang ina sa kanya. Opo, grabe. Ano ho? To the point, nung siya nag-backslide, he realized na walang kagaya ang Baptist Church pagdating sa turo. Opo, wala. Lahat napuntahan niya. Pero yun, hinaghawak sa kanya. Ano, pero at this point of time, siguro sa backsliding pa rin siya. Hindi pa rin siya nag-aayos. Pero alam niyo ang ginawa ng Diyos sa kanya? Nasave yung asawa sa abroad. Opo. Maatin kina Pastor Lyons at nag-first fruit pero hindi pa baptized. Alam niyo yung batang, yung tao na yon, bago siya pumasok ng college, pinapasok siya ng kanyang ina sa Bible school. Kaklase niya yung mga pastor. Opo. Ganon kaganda ang pagkakabrot up sa kanya. Sabi ko, pagkakasayang, pagkakaganda ng potential, ang dami sanang magagawa nito based on the knowledge, evangelism, yung katapatan. Pero dahil lang dun sa galit na lumapag sa puso niya, hindi na siya nakaultaw. At marami pong nagkaroon ng asim sa ministry because of hatred. Am I right? That they don't want to be in the ministry anymore because of that word hatred. And some of the victims are the children of the ministers because of the hardships, hirap na pinagdaanan
Because we fail to see the biblical dealing with conflicts inside the church. The biblical dealing with conflict inside the church. Let us pray. Gracious Heavenly Father, kami po'y lumalapit sa inyo. You know our lives and you know our past. Hindi namin pwedeng itago, Panginoon, sa iyo that we wronged in the past. Maraming karanasan kaming alam namin kami nagkamali at sinasabi namin sana hindi namin yun ang ginawa sa pagharap sa mga conflict. Lord God in heaven, at this point of time, give us a humble heart. Give us teachable heart. That every one of us will now embrace your will with regards to the biblical dealing with conflicts inside the church. Upang maiwasan ng mga casualties, Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. At ngayon, gusto naming magpaturo sa iyo, even though alam na namin marahil yung mga talata, but Lord, give us now an open heart. A heart that is desirous, talagang naghahangad ng iyong banal na kalooban. And we are now willing to drop down all our rebellious spirits and we are willing to take what the Lord says in the Bible. Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo kami sa aming pagbubulay. And all these things, Lord, we pray in Jesus' most precious name. Amen and amen. Matthew chapter 18. Please open your Bible in Matthew chapter 18. Verse number 15 to verse number 17. We are not more on, bagamat ang talatang ito, mga minamahal, ay ina-apply sa dalawang bahagi. Una sa pag-a-apply ng discipline na ating pinag-uusapan ngayon, discipline. But more on, ang focus ko po is not on that step on the discipline, but on the step on dealing the conflict on the personal level natin sa isa't isa, yung ating mga hindi mga pagkakasundo, mga pagkakataong tayo nagkakabangga-bangga. May the Lord remind us again on how to deal with conflict. Matthew chapter 18, verse number 15 to verse number 17. Nandiyan na po ba kayo? At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka, ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Datapot kung hindi kanya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa hintil at maniningil ng buwis. Ang unang term po na church, kung inyong pag-aaralan, was found in this text. Yung salitang iglesia po, makikita nyo, ang unang pagkakabanggit niyan in Matthew chapter 18. And we will wonder, nasa first mention ng church, ang unang instruction ay ganito. Opo. On how to deal with sinning brethren or brother or sister. Mga minamahal, let us be reminded of 1 Timothy 3 verse 15. Tinan niyo po ang talata. 1 Timothy
3:15. I want this, ano ho, this lesson as a type of advice, as a type of counsel, bagamat preaching ayong method, ano ho, pero gusto kong parang nag-uusap tayo po ng mga bagay na ito ay talagang nakakalapag ng maayos sa ating puso. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na buhay, haligi at suhay na katotohanan. Anong gusto ko pong inyong mapansin sa text? Upang maalaman mo kung paano ang dapat sa tao na ugaliin sa bahay ng Diyos. Ibig sabihin, tayong mga nasa bahay ng Diyos o nasa church, we are not free to do what we want. We need to adhere. We need to submit to what the Lord instructed to us in terms of what church life natin, mga minamahal. Walang sino man sa atin ang may karapatang magsabing, ito ang gusto ko. Ang dapat nating makita ngayon, what we ought to behave inside the church. Now, if our hearts are the same, that we are now willing to know, Lord, at this point of time, I will drop down my own, and I am now willing to accept what will you say based on the verses. We will not make a very, very deep exposition of every text, but we will just read all the text that God provided for us in this realm. Alam niyo po, sa hindi pagkilala sa biblical na pamamaraan ng pag-aayos ng gusot, maraming simbahan ang nag-split. Kawatak-watak. Bagamat marami pa rin tayong pwede, hindi ko po ma-discuss all the details connected with it. But gusto ko pong tingnan niyo lang po muna doon sa gustong iparating ng Panginoon as being used by God this day. Nagkagulo at ang masakit pa ay, alam niyo, masakit pa sa minsan sa away sa mga Kristiyano, nabalita ng mga unbeliever. Opo, doon niya, diba, sa Korinto, naghablahan pa yata doon sa labas. Ano po? Sakit po nun. And alam niyo, mga minamahal, doon sa ating Sunday School, nakana ko naalala niyo, dahil doon sa ating mga ginagawa na ganon, tinutulungan natin si Satanas na bulagin lalo ang mata ng mga unbelievers. Because on that point, they will see, wala naman palang pagkakaiba. So anong benefit ko pa na ako'y pumunta riyan sa inyo't makinig kung ang buhay niyo't buhay namin ay pareho lamang din lamang? So in that case, we help Satan in blinding the minds of the unbelievers. At ako po'y naniniwala, ano po, ako sa aking sarili, sa paghahanda nito, dinadali nito ako. Sabi ko, I failed so much, I failed many times in this, and kung tayo po'y magiging honest lamang, we will see on the past how we failed in this field, in this area. Napakarami ng ating pagkukulang. And now, Acts 2:47, I want to take note of this verse. Alam niyo ang sabi ng talata? Alam niyo ang sabi ng talata? Nagpupuri sa Diyos, nagtatamo ng lingap ng buong bayan. Alam niyo, nakakatuwa doon, idinaragdag ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Alam niyo, ang nakago ng pansin doon, sino nagdadagdag? Ang Diyos. Sabi ko, bakit ganun? Araw-araw dinaragdag. Siyempre, ang isa doon totoo, araw-araw nangangaral sila. Araw-araw may evangelistic sila, masisipag si evangelistic. Pero ang inyo, isang nasilip ko doon, pag ikitumingin sa pauna, ang ganda ng buhay at relasyon ng iglesia. At ang isang nakakatuwa, mga minamahal, isang iglesyang nakakatuwang dagdagan, ay pagka ang Panginoon ang titingin sa ating iglesia, ini-evaluate natin, ano ho, this message was brought all, nadala ko na rin po sa dagatan. Pag tumingin ka doon sa iglesia, natutuwa ba ang Diyos dagdagan o ang kahit taga Batangas, dadalhin ko na lang doon sa lugar na yun kasi hindi ko gustong ilagay dyan kasi matitisod lang yan, masisira lang ang espiritual na buhay niyan. Alam niyo, sana dumating tayo sa puntos na wala tayong, kumbaga, inaagam-agam o pag-aalala sa simbahan. Ano po? Ako, itong taong ito, hindi ko ito ipapakilala dun sa kay Kwang Yung dahil baka matiso dun. Ilalayo mo at kukuberan mo. Dito ka lang. Dito ka magsadong makisama dyan sa mga yun dahil baka ang hirap ng ganun. Ang sarap kang gumawa na wala na tayong iniisip na ganun at pag dumagdag, masaya tayong lahat. At
Wala tayong inaalala, amen? So mga minamahal, sana po nakikita natin itong bagay na ito. Ngayon, ilang paalala lang, ano, tingnan natin. The sources of conflict. Ano, hindi man tayo doon magpapakatagal kasi ang gusto nating idein yung biblical. Ang source ng conflict within the church, ano ho, talagang gusto ko pong makita nyo, the reality of this, James 4:1, ano ho, hindi na tayo nag-PowerPoint para ang ating mata ay doon na lamang titingin sa Bible, ano ho, sa ating mismong Bible. At at least kung Bible ang ating nakikita, hindi na tayo nakakapalag. Bible na lang ang ating tinitingnan. Ano ho? James 4:1. Ito yung ilang pong pagsilip lamang. Saan ba nagmumula, mga minamahal? Conflict. That's why kailangan nating i-deal ng maayos. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Saan? Hindi baga nagbubuhat dito na ang inyong kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Sa inyong mga sangkap? Ano ho? Ano pong aking nakikita dito? Laman. Flesh. Flesh. Talagang may laman tayo. Ano ho? Kanina, discussion ni Pastor, yung old nature, narinig natin. Laman. May laman tayong lahat eh. Nasa laman pa tayong lahat. Ano ho? Ngayon, hindi ko po nais ilagay yung impression na because of this, this is a license doon sa mga nagka-talagang offender na dahil may laman ako, okay lang na gawin ko to, hindi po yun ang gusto nating iparating. Kundi makita natin ng mas malawak why there is talagang hindi maiiwasan na sometimes tayo po'y magkakabangga-bangga, maaaring matitisod ka, makikita ka ng negatibo because of the fact that we are in the flesh. Isa po yan. Ano po? Another thing, in Ephesians 4:22-30, hindi na ho natin siguro mababasa dyan, pero alam natin nagamit na rin po yun sa pangangaral. In Ephesians chapter 4, gusto ko na lang pong kunin yung term dito sa verse number 24. Ang sabi dyan, at kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao. Ano ho? Pagkatao. So, sa Colossus, binabanggit po dyan na cross-reference yung datihang pagkatao. Mga minamahal, realidad talaga. We have the old nature. Ano ho? We have the old nature. Ano ba yung ginagawa ng old nature? Nandyan eh. Tinan nyo. Kapaitan, verse 31. Kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak. Ano ho? Yan po yung old nature. Ang new nature ang ginagawa. Magbagandang loob, mahabagi, nagpapatawad. Ano ho? Hindi nagnanakaw, hindi nagsisinungaling. So, because of the old nature. Ano po? Another thing, in 1 Corinthians chapter 1, 10-16, hindi na huwag natin mababasa, ang inyong mababasa doon, ako'y kay Apollos, ako'y kay Cephas, ako'y kay Cesar, ako'y kay ganito, ako'y kay ganito. Alam niyo kung ano yan? Immaturity. Mas magaling magsalita si Cephas kaysa kay Pablo. Mas maganda yung pagkaka-articulate niya, kaya dyan na lang ako lagi. Alam niyo, immaturity talaga yan, mga minamahal. Immaturidad yan. Ano ho, yung kababawan natin na minsan ang mga pinag-aawayan ay hindi naman kailangan natin pag-aawayan ng malalim kasi may mga tinatawag na gray area, may mga bagay na talagang kahit ang Bible ay pag tinignan mo yung both sides, marami may sinasabay yung side na ari, may sinasabay yung side na ari, na wala namang binabanggang malalalim na doktrina, depende na lang nga sa pag-iisip at hindi makontrol yung pag-iisip. Ano ho, but we could mature on all those things and because of that immaturities within us. Kasi bakit natin nasasabi? May mga bagay na tayo pinag-aawayan na totoo din sa iba pero hindi naman nila pinag-aawayan. Hindi naman sila nagkaka-split-split at nag-iwahiwalay. Ano? Na yun din ang issue pero hindi nila pinagpanggaanan. No? Kung natatandaan nyo minsan ang patutuan ni Pastor Conway with his pastor, magkaiba sila ng conviction but then hindi sila nag-away. Ang ganda, sabi ko, Panginoon, tulungan nyo kami sa bagay na ito. That we may stop now to hold that we must win the argument. We must the one na kami ang manalo. Hindi na eh. Kaya po alam niyo maraming humahanga kay Pastor with regards to sa pagdi-deal. Kasi sa kanya hindi issue yung mga bagay na yon. But because of the immaturities, mga minamahal, ay hindi natin makayang dalahin. Kailangan yung akin ang tama, kailangan ako ang panalo, kailangan akong pinakikinggan. Mahirap yun, mga minamahal. Oh, so totoo si Pastor, maraming kayong merong dumarating tayo na yung argument niya, argument magkataliwas. Pero ano bang gagawin mo? Si Pastor ba yung ano, si Pastor Guy, ano mo yung argument ko?
kasi pastor, hindi naman siya talaga. Tayo ako'y hahanap ng katungga at ano. Pero pwede ko dang i-deal na ano. I must stop, and then I must pray. Kasi sino ba siya? Siya ba'y nga ngayon lang? Ako yun, ito lamang. Kailang galaan tayo sa ministry. And because of the thinking, natututo tayong, oops, subside. Pagamat minsan, negatibo pa rin minsan yung the way, minsan nag-argue kay pastor, that yung talagang, di ba, pastor, ewan ko, pero ang galing niyang mag-handle lang ko, ng mga tao. Siguro, kung ako yun, kung ako yan, pero grabe, alam niya, napaka, paano nakakain ni pastor yun? Kaya magpasalamat tayo ang pastor natin, si Pastor Hernandez. Oo, oh, totoo yan. Bago ako ikasal, sabi ko, Panginoon, huwag kong papatayin si Pastor Cesar. Gusto ko siya magkakasal sa akin. Parang ayaw ko na magpakasal. Oo, totoo po yan. We must appreciate the leader. Alam niyo kung bakit? Don't belittle our leader. Bakit nagtagumpay sa Amalek ang mga Israelita? Because of Moses. Yung pagtataas niya lang ng, di ba, ng kamay ang nagpatagumpay, hindi naman yung galing ni Joshua eh. Di ba pag bumababa, natatalo sila? And because the Israel belittled the asset, they failed to go and to enter into the promised land. Because they belittled the asset that God gave for us to reach the promised land. Sana nga, nililesong ko yung the church in the wilderness. Dinala ko po kay Pastor Ela. Hindi ko na lang, hindi, iba na lang. Ano, bakit ba sila nagtagal sa wilderness noong panahon na yun? Ano bang dahilan, baka ano bang attitude ng mga members ng congregation ng Israel? Bakit hindi sila nakaarating na dapat sana narating na nila ng ilang araw lang, but 40 years, nakintay pa sila para makamit yung promised land? Because may failure po. Ano po? Immaturity. And dyan 844, alam na natin kung sino yung ama ng kaguluhan na yan. Mamamatay tao, alam natin kung sino yan. Ano po? Yan po ang amang Diablo. Okay? Ngayon, si Satanas. Okay po. Nandiyan pa po ba kayo? Gusto niyo po bang makaabot tayo ng mahaba? Ay, ako'y pagkayo mayroon ako nakikita hindi nakikinig, nahaba. Pero pag nakita ko nakikinig, napapadaliga ko. Oo, kahit sa school, pagkakita ko hindi nakikinig, lunch break na, hindi ko pa pinalalabas. Hello, now, the enemy. Tingnan muna natin, the enemy of reconciliation, hindrances. Tingnan natin po, ano? Bago natin puntahan yung biblical. Matthew chapter 5. Mateo 5. Look at verse 21. Some enemies and hindrances to settle conflict within the church. Ano po ang sabi ng Mateo 5:21? Ito po, gusto nating i-clear up ito. Pakinggan niyo po ha. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao ng una, huwag kang papatay. At sino mang pumatay ay mapapanganib sa kahatulan. Sinong tututol doon? Wala. Huwag kang papatay. Naniniwala ba tayo mali yun? Okay, hindi yung tinutukoy dito yung capital punishment ha. It is a personal level. Personal level pagpatay. Kaya ba lahat naniniwalang mali ang pumatay? Ano ang tingin nyo sa pumapatay? Yung talagang mamamatay tao, galit kayo. Alam nyo kung mahal nyo sa buhay yan o kung sino man yan, nabalitaan nyo. Lahat tayo agree, bawal pumatay. Ano po? Naniniwala po kayo doon? Tignan nyo yung next verses. Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasanganib ng kahatulan. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka. Marami pong ibig sabihin yan, walang kwenta, bobo, kung ano pa po. Wala pong proper translation. Parang isang salita na ginagamit nila para i-degrade ang isang tao. Mapasanganib sa Sanhedrin, at sino mang magsabi, ulka, ay mapapasapanganib ng impyerno. Cross-reference, 1 John 3.15. 1 John 3.15. Now, let us see kung lahat tayo malinis ang kamay pagdating sa bagay na ito. 1 John 3.15. 1 John 3.15. Ang sino mang, nandiyan na po kayo, napupuot sa kanyang kapatid ay
mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Tanong, sino ang murderer ngayon? Not actually the one who physically kill, but the one who hates from his heart. No matter what cause, hate, anger is a murder. Malinaw po yun. Anger is a form of murder according to the Bible. That's why, alam nyo, ngayon ipag-pray natin that we will not be consumed by anger and hatred. Pag-pray natin yan. Yung aking example kanina, grabe po, ang pwedeng gawin sa'yo ng galit. Opo. Kaya mga minamahal, tinuturo natin ito, pinag-aaralan na ito, anger is a murder. Bible lang may sabi. Ang napupuot ay mamamatay tao. So hate has no place in a Christian heart. Wala siyang puwang dapat. Matthew chapter 5, another thing, tinan niyo po. Ituloy natin yung basa. Okay. Matthew chapter 5, verse. Tuloy natin po ano. Matthew chapter 5, siyan. 23 to 24. Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at dooy maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong laban sa iyo. Alam nyo ha, kung kayo magiging honest lang, habang binabasa nyo ang talatang ito, do you feel the hardness to do that? Yung hirap gawin ng bagay na ito, ay mayroong anuman laban sa iyo. Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo. At yumaon ka sa iyong lakad at makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Kung magkagay, magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Nasa Bible niyo po ba? Nasa Bible ko rin po. Maikakatwiran mo ba ang iyong mga dahilan base sa talatang ito? God gave us the instruction sa bagay na ito. Alam niyo ang problema natin dito na nakikita ko sa talata. Hardness of heart toward the Word of God. Hardness of heart toward the Word of God. Ang Diyos naman ang may sabi nito sa ating lahat. Opo. Ang sabi dito, alam nyo, pag ang pag-uusap ay worship at pagsamba o pagbibigay, merong prerequisite o pangangailangan ang acceptable worship. What is the prerequisite? Kung alaman mong mayroong galit sa iyo o nakagalit ka, ang sabi ng talata, puntahan mo. Whether ikaw ang nakasakit, may mga talata dyan, o ikaw ang nasaktan, it is something more important than financial gift. Kaya pagdadating na yung offering, tayo muna. Tayo muna. Bakit umalis yun? Brad, sorry. Ang hirap ganun. Aywan ko. Madali namang basahin eh. Pero alam nyo ang gusto ko dito, lahat tayo ngayon, oo nga eh. Sabi ng Diyos eh. Kasi obedience is better than ayaw niya nagbibigay yung giver ay angry giver. Ang gusto niya cheerful. Alam niyo yung cheerful na yun, malalim din yun eh. Wala kang masaya, maluwag ka. Opo. Kaya alam niyo mga minamahal, siguro, alam natin, may mga pagkakamali tayo na nakaraan. Pero ito, sa pagharap natin, simulan nga yan natin gawin. Try nga natin.
Kung doon hindi na natin nagawat na hilom na ng panahon, magagaling tayo sa hilom ng panahon eh. Nag-aayos na rin naman eh. Kahit hindi nag-usap. At hindi namin nagbabatian na uli. Eh buti nga, sana totoo talaga doon sa puso. Ano? Pero ang ating prayer ngayon, sana, Panginoon, nga eh, ang aming kami nabibiktima ng ganito eh. Kaya kami lumalala ang problema. Panginoon, ngayon, gusto namin i-apply ito. O mamaya ha, pray natin. Mag-o-offering mamaya. Alam niyo ang mangyayari? Walang giving. Kasi lahat nagpuntahan muna. O sige, ibigay niyo na lang muna. Ibigay niyo muna. Sa kanyo na lang po. Balitarin muna natin ngayon ha. Ibigay niyo muna sa akin magpunta ha. Ano? Kasi, kung ano, siyempre, kailangan natin. Joke. Joke lang po. Saan nakukuha niyo po ang ibig kong sabihin? Ano ho? Siyempre, ano ho, kailangan naman yung ating pagpunta with honesty, sincerity, humility. Ano ho? And after that, halimbawa, you did your part. I did my part. Ako ang nagkamali. Ginawa ko na yung bahagi ko to the best and to the honesty, to the humility, genuine, totoo. Ginawa ko. Hindi ka pinatawad. Nothing more you could do. At least, you've done your part. You've done your part. You cannot demand forgiveness sa nasaktang damdamin. Maybe it takes time to heal. Pero at least, you have done your part. Opo. Kasi, mga minamahal, ang problema dito, yung pagkukunasaan yung galit, ano ho, yung pag-hold nun eh, sa nasaktan o nakasakit, doon sa mga nasaktan, ano ho, sa mga nasaktan, yun po, ano, kaya more on dito ang emphasis natin on the forgiveness, ano, bagamat may emphasis din tayo sa mga offender na nagkamali. So, sana makita natin yun. And then, another thing, na mali natin, ano po, so hardness, tigas yung ating puso, alam na natin yung tama, hindi natin magawa, amen? Di ba si Pedro nahirapan din? Panginoon, ilang beses ako magpapatawad ngayon, kung ganyan? 70 times 7. Ano? But whose word is that? It's the word of Jesus. And because of our hardness to the word of God, because of the anger that we have, hindi natin magawang i-apply, ayaw nating i-apply. Dahil mas mataas ang tingin natin sa ating nararamdaman kaysa sa sinasabi ng salita ng Panginoon. At yun po ang nangyayari. Yan po ang nangyayari. Ano ho? Yan ay nangyayari sa akin. At alam ko nangyayari sa atin. And then doon sa binasa natin sa Matthew 18, na gusto natin bigyan ng pansin ngayon, is despising the steps in settling dispute. May step po sa pag-aayos ng mga gusot at problema, ano ho, mayroon pong ibinigay ang Diyos na step. Nandiyan pa po ba kayo? Mga young people, nandiyan pa kayo? Tingin niya kayo sa akin. Ano ho, nandiyan pa po ba yung mga kasama kong ama? Ano ho, tinan po natin ha, yung step. Tinan natin yung step. Number one, Matthew 18:15. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. We are not taking the steps on the yung discipline ha. Hindi po. I'm taking on the do sa ating conflicts within tayo po. Kasi ito sa maraming pag-aral talagang ina-apply ito do sa step ng pagdidisiplina do sa mga miyembro. Sa marami pong theologian na aking nakikita na mga commentaries. But then dito, yung settling na, yung pag-settle natin ng dispute with each other. Alam niyo ang sabi dito, mag-usap po muna kayong dalawa lang. Sinong inutusan ditong mag-take ng initiative? Yung nasaktan. Hirap. Mahirap po ba? Mahirap. Kaya mamaya din meron din yung mga apostol, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Opo. Alam niyo mga minamahal, pakinggan niyo po ito ha. First, a Christian who has a conflict with another Christian is called to address the matter with the other person personally. When matters are handled privately, misunderstanding can be addressed. Alam niyo maraming away sa atin misunderstanding.
Nanahukuman natin ang kapatid natin na ganun ang kanyang iniisip, hindi pala. Noong ikinapatingin sa kanya at ganun ang kanyang itsura, ganun ang iyong iniisip, hindi naman pala. Pag kayong kapatid na hindi namamansin, yun pala, may iniisip na problema. Siguro galit nga sa akin. May mga ganyan na sitwasyon. Siguro galit sa akin si Teacher Angel. Meron ganun talaga. Hindi po, noong time na yun talaga, iniisip po talaga ako. Oo, kasi may meron tayong mga pinagbabakahan. Oo. Ako nga po minsan may mga pagkakataong hindi makatingin sa parent. Hindi dahil ako'y suplado. Alam nyo, dahil parang ang feel ko ako'y inadequate, ako'y mahina. Opo, totoo yan. Parang wala akong nagagawa. Parang ganun. And then I feel parang hindi na ako namamansin. Ang hindi na yung pasasabi, hindi akong basahin. Ay, suplado, hindi na namamansin. Akala mo kung sino na. Napalagay lang sa posisyon eh. Alam mo kung sino. Yung pala, pinagbabakahan niya, meron siyang kasalanan, binabakang hindi mo alam. Is pastor, napaka, hindi naman natingin. Ari po, totoo, nung ako'y unang dumating dito, to be honest, I have a negative thought sa mag-asawa because of this. And I judge by pastor. There are times that he is preaching, I am not listening. Because I believe the words that come into my ear. I am very sorry for that. Pastor, forgive me. Because of this. Ay, kung ako'y pumunta, tinanong ko. At inalam ko. Hindi ako'y nandun, hindi alam ni Pastor, galit pala ako. At pag galit ka, no, alam mo ga si Pastor, nasabi sa akin ni Jinky, alam mo, wala si Pastor. Ano namang alam na rin? Ay, di na ngayon nagdalawa na kaming galit sa kanya. Ay, bakit intindihan mo ba talaga yung sitwasyon at buong kwento? Is that happening? Kaya ako napapaiyak eh. Biktima ako nito eh. At pinaglalabanan natin ito dapat. Umiiyak tayo, Panginoon. Mali ito. Kahit pa kumbisido ka, nagkamali siya, wala ka pa rin karapatan to despise. Alam niyo ang problema sa atin? In addition, a private meeting helps to avoid problem of chismis. Nasaktan ako, kapatid. Dahil ni Ari, alam mo ang ginawa? Ah, talaga? Talaga? Anong ginawa? Ipag-pray natin yan. Ano pa nangyari? Ipag-pray natin yan. Pero yung avenue ng panalangin, ginagawang chismis. At then pagkatapos, uy, alam mo, kapatid, ipag-pray natin si kapatid. Alam mo ang ginawa ng kapatid na yun? Kayong pala yun. At yun, ikaw din ngayon, din concert ka din kasi. Kaya nagmamala sa akin, din gusto mo din ipanalangin. Kinuwento mo, ay puro kayo galit ngayon eh. Doon. Kaya ko kayo maghihingi ng counsel doon sa matured. Yung hindi yung kayo ay parang gagatungan o ano. Kaya lumalala eh, yung mga napapagpuntahan ninyo eh. Oo nga eh. Alam mo? Ganyan nga yan. Tagal na! Ganun ba? Nagkaharap ng kakampi ngayon? Ayan. Totoo ba ito sa atin? Mga minamahal, are we willing to drop down our pagre-rebelde sa Diyos and now willing to take, not on Facebook, feeling angry. Nilakay doon. Sino ka naman? Alam niyo ako, nabiktima ng ganyan. Ako'y galit. Doon saan umaway kay Pastor. Galit ako sa Pastor na umaway kay Pastor. May magulang na lumapit sa akin, nagre-reklamo. Ay, galit ako. Hindi naman ako sa kanya galit eh. Galit ako doon sa pastor na umawi kay pastor. At doon ako talagang, ako yung may sinusulat. Nagreklamo ngayon. Nagpaliwanag ako kayo tanggapin. Medyo ang akin dating ay hindi maganda. Pero alam ko yun, mali ako doon. Alam ba yun? Sali yung ginawa ko. Bakit ba ako yung galit? Dala, affected ako nung time na yun. Mga minamahal, not on Facebook, not even in any other person. Kayo muna. Opo, tama po ba?
Sino may sabi? Sino may sabi? Ang Diyos. Makakatanggi ka sa Kanya? Kung siya'y bababa ngayon, sabi ng Diyos, eh, Diyos na yun. May paliba si Angel lang. Ay, hindi naman niya ari akin. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Alam nyo, ayaw ko lahat tayo mayroong parehong puso na, Panginoon, tagal na na simbahan, pero makikita namin, yun pa rin nagiging problema eh. Yung mga ganun pa rin pagkakataon eh. Kami kayo hindi natitigil din sa garneng ugali. Will we repeat the history? Or we will learn from the past? Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Gusto nyo pahabain natin? Ba? Mga spiritual ah. Second, if a private discussion does not solve the issue, sabi dyan, anong sunod? Pakilala mo, hindi nag, ano, sabi dyan, kung ikaw ay pakinggan niya, di ayos na. Tatapos kung hindi niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo, magsitibay ang bawat salita. Kinukuha lang natin yung application dun sa ating kinukuhang point. Ano po? A Christian is to take one or two other believers and meet the person with whom they have conflict. Okay? In case of personal conflict, the principle allows for additional witnesses to observe the matter firsthand and help determine the proper course of action. Kaya po mahalaga ang ating kinukuhang counselor ay talagang matured. Opo, yung talagang may i-evaluate niyo yung kabila, may i-evaluate niyo yung kabila, and then mapapagtagpo. Hindi yung na-evaluate are, parang ang dating ay leaning on the other side. Kailangan mabasa ka talaga na ikaw ay co-mediator talaga. Opo, sa ating pong mga pinagtitiwalaan para maging mediator at ilalapitan, maging maingat tayo. Sinetel mo, are. O kaya, palang ginawa niya. Katapos, alam mo, may sinetel akong problema kanina. Yung dalawang yun. Nakuha niyo? Nakuha niyo po? It's not a good counselor. This is not a good counselor. Kasi siya'y naghahatid dumapit. Kukuha niyo po. Kaya po, ano niyo, let's learn. Nga, ano? Pag may mga ganon, let us keep that issue on private. I-settle natin. Ano? I-settle natin ng maayos. Okay? At kung kayo po'y nahihingan ng payo, mga minamahal, titiyakin niyo po, halimbawa, siya yung galit, siya yung nasaktan, mga nahihingan ng payo, tiyakin niyo na hindi lulubog ang puso niya sa galit. Opo. Tiyakin niyo siya'y mabubunot niyo sa galit. Opo. Huwag niyo siya ngayaan na mabaon sa galit. Kayo pa ang nagduldul sa kanya para lalong magalit. Alam mo, oo nga eh. Mali nga yung kapatid niya. Alam mo, sabi sa text na araw, talagang mali siya. Oo, dapat natin yung kinakastigo. I-demanda mo nga. Ay, kung criminal liability, ganun naman nga. Sa bagay, may mga issue talagang criminal ang usap. No? Yaan mo ang batas, kumastigo. Pero hanggat maaari naman, sana masettle natin. Ano po? Sa atin. So, nandiyan pa po ba kayo? Nakukuha sana natin ito. Seek a matured, well-accustomed Christian to the biblical way to settling disputes. Meron tayo ngayon, meron tayong mapipinpoint ng mga taong pwede i-recommend. As we have seen the history, meron namang mga papagkatiwalaan. Ano po? Especially, hindi na po mauunahan ang ating bishop. Ano po? Kung may mga ganyan po para mamagitan. Okay? And then kung hindi masettle, ano? Ang sabi dyan, dalhin sa iglesia. Ano ho? Pag-ayusin. Pero ito, kasi sa discipline na ito eh, ang akin lang pong gustong ma-point dito is makita natin ito. Ang hinahanap natin dito, yung pagkakasundo. Hindi lang pag-uusap. Hindi pagpapanalo kung sinong panalo at sinong yung nanalo sa argument. Hindi eh. Opo. Hindi yun ang ating kwan eh. Hindi yun ang goal natin manalo sa argument. Opo. Oo, mayroong isang nagpapayo sa akin. Alam mo, Brad, ganito ang gawin natin, puntahan natin. Diba, naalala mo ba si Jacob noon? Nung kay Esau? Talagang nagpayo pa siya. Oo,
nagkasundo sila. Ganun ang mga payo niya. Kaya pagpunta natin doon, ganito ang ating gawin. Kahit alam natin tayo tama, hindi tayo nang paumanhin. Hindi tayo tawad. Kung talagang, oo, ba, nung magpunta kami, palibasin na kalipas ang panahon. Sir, hindi nyo na kailangang paliwanag. Mali po ako. Pero, sorry din po kung hindi kami naging maingat, kung talaga nakasakit sa inyo. Alam nyo, pagka ganun ang usap, bilis, sarap. Ano? Pero kapag kinatigan natin yung negative spirit, ano? Yun. So, yan po ang ipinakikita ng banal na kasulatan. Then the church, and then kung ang issue ay malala, ang sabi dyan, kung hindi talaga maayos, meron dyan tinatawag na excommunication. Depende po sa sitwasyon. No, depende po sa sitwasyon. Ano? Meron po kasi talagang mga kasalanan talagang alam natin on the discipline side. Ngayon, okay? So, yan po, despising the steps in settling disputes. Also, yun nga po, nabanggit ko na kanina, ungodly counsels, ungodly participation. Ungodly counsels, ungodly participation. Kung ang nakikiparticipate ay para lang makipag-chismis, para lang gusto mo lang alamin kung ano nangyari, ba't nag-aaway yun ah? Ano nangyari? Nakikichismis lang pero wala naman talagang... Oh, alam mo, mayroon akong kwento sa inyo, nagbanggaan ng barko at saka ang eroplano, namatay yung magpuputo. Tandaan nyo? Nagbanggaan yung barko at saka yung eroplano, namatay yung magpuputo. Alam nyo kung bakit? Saka iisip. Eh kung hindi siya nakialam, hindi naman pala kanyang issue, eh, pinakaalman niya, yun, namatay siya. Ano, may mga right persons. Ngayon, kung siyempre mayroon talagang makikialam, mayroon mga talagang capable na makialam. Pero kung ang inyo namang intensyon lahat sa pakikialam, eh kung gusto lang niyong malaman, huwag na kayong makisaw-saw. Ano, pag-pray niyo. Mga minamahal, ungodly counsels, ungodly participation. Ano ho, and then yung out of timing, kasi may timing eh. Pag galit na galit yan, mahirap mong kausapin. Magpalamig ka. Ano ho, magpalamig tayo. Okay, another thing. Okay, undisciplined tongue. Dila. Ano ho, yung hindi na didisiplinang dila. Ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Datapot ang dila, James 3, verse number 8, ay hindi napapaamo ng sino man tao, isang masamang hindi nagpapahinga, na puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating pinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinaglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. James 3:10, sa bibig din lumalabas ang pagpurit, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay nito hindi nararapat magkagayon. Ang bukal bagay isa lamang siwang ay binubuksan ng matamis at mapait. Mga kasama po, lalo na po pag weekdays, sa baba po ay may mga parents na unbeliever. Paalala po sa ating lahat. Minsan ang ating dilay hindi natin nakokontrol. We give bad impression to the unbelievers. At minsan ang ating sinisira, yung ating mga kasama mismo. Ingat tayo. Ano po? Ingat po tayo. Sana hindi tayo maging dahilan para magkaroon sila ng masamang impression sa mga Baptist. Okay? Ngayon, tingnan natin to ha. So may step na ibinibigay ang Bible. Okay? Biblical teaching on what we ought to respond to the persons who offended you. Pag-aralan nga natin, balikan nga natin. Ano sabi ng Diyos doon sa mga nakasakit sa iyo? Ano daw gagawin mo? Diyos may sabi, tingnan natin ha. Grabe ito. Matthew chapter 5. Tingnan natin ha. Matthew chapter 5. Okay. Bagamat may mga side issues with regards sa mga criminal liability, ano ho, hayaan mong ang magsasampa ka ng demanda, ano ho, may mga ganon na kaso. So, pero hindi ikaw ang maghihiganti. Hindi ikaw. Matthew 5:38. Tingnan natin ha. Ano yung dapat daw natin tugon pang nasaktan ka? So, lahat tayo. Oh, mga masasaktan pa. Tingin kayo sa akin. Sige, pag nasaktan ako. Sige, anong gagawin ko? Ito. Tingnan nyo ha. Matthew 5:38.
Naririn yung sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Datapot sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaman sa masamang tao, kundi sa sino mang sa inyo sumampal sa kanan. Ngung pisngi, iharap mo naman ang iyong ang kabila. Hindi ho ito ganito ha, baka literal lang nyo. Sampal, sampal, sampal. O, galit ka nun. Pero kung sinusunod mo, pagkasampal sa, sampal. Kinuha yung balabal, puno mo rin lahat, yun na. Eh, hindi ho ganun. Alam nyo ang point? Lampas sa kanan, lapo yung kaliwa. Mga minamahal, tinan nyo to. Readiness to be offended again and again. Readiness. As long as we are in the flesh. Mga minamahal, hindi po ang gusto kong maiparating sa inyo ay lisensya ito dun sa mga gumagawa ng maliha. Ah, gayon pala. Sasaktan ka tayo sasaktan kasi nasa flesh naman ako. Hindi po yun ang point ko. Ang kinukuha ko doon sa mga nasasaktan, yung inyong dapat isipin at dapat nating isipin. Ready to be offended again and again. Opo. Maaaring masaktan ka. Mintawin yung mga talata dito mamaya. Tingnan natin yung mga talata tungkol doon sa again and again. Ano pa? Matthew 5. Ang sabi ng Diyos dyan. Verse 43. Narinig mong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ano sabi ni Jesus? Datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang nagsisiusig. Ano daw gagawin? Alam nyo, marami kayong maiibig ngayon. Dadami ang ating iibigin ngayon. Wala na tayong... diba? Sabi din, ibigin mo ang iyong kaaway. Kaaway mo. Ginawa ka naman sa mga. Sabi dito, Diyos naman ang may sabi, ibigin mo. Ibig sabihin, huwag mong pag-iisipan ng masama, huwag mong pag-iigantihan, marami tayong pwede sa, at ipanalangin mo. Iluhod mo. Sa Panginoon, ipinapanalangin ko po itong taong na ito. Huwag naman yung Panginoon, taong ito. Galit ka naman. Panalangin mo, mga minamahal. Hindi ang sabi dito, ay iyong ipagbandera sa kwentuhan. Alam mo, kakaaway ko yon. Alam mo ba yung ginawa? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Kaya magaling. Lahat na hinasabihan. Yun daw pong mga naghahasik ng mga ganyan, markahan nyo, sabi ng Biblia. So, nandyan po, pray. And then, alam nyo dyan sabi? Anong sabi dyan? Verse number 47. And if you salute your brethren only, what do you more than others? Do not even the publicans do? Salute. Ano yung salute? Welcome. Embrace with hands. Greet. Ano nararamdaman nyo ngayon? Panginoon, give us faith. Amen? Love, pray, salute. Romans 12. Romans 12. Basahin natin. Romans 12. Ano daw pong gagawin pa sa mga nakakasakit sa atin? No. Romans 12. Sabi ng Bible. Tinan niyo ang sabi ng 17. Romans 12:17. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Don't recompense evil. Huwag mong gantihan ng masama. Verse 18. Kung maaari ayon sa inyong makakaya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga gigantihan mga iniibig. Do not avenge or take vengeance. Bakit? Sabi ng Diyos, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. 20. Kahit kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon sa mga baga ng apoy, ang ibinubuntun mo sa kanyang ulo. Grabe instruction ng Diyos, ano? Sa nagalit daw, sa atin daw pong mga nakasakit sa atin, do good to them. Do good to them. Madali, mahirap. Sabi ko sa mga bata, nung nagturo, yung mga mananapok sa inyo, ililibre nyo ng iced tea mamaya. Sabi ng mga bata, mananapok ako, mananapok ako, mananapok ako. Pambihira ka. Sala ang hagip. Kaya sinasabi natin, baka sala din ang hagip. Opo.
Kasi ang alam nyo, ang concern ko dito, based on my story, on doon sa aking introduction, gusto ko pong lahat tayo makawala doon sa kuwan. Yung huwag tayong mabitag noon. Kasi pag tayo nasaktan, tayo nagagalit. Reconciling elements. Mabilis na lang po ito. Reconciling elements. Reconciling elements. Number one, siyempre, forgiveness. Forgiveness. Five reasons to forgive. Five reasons to forgive. Number one, Colossians 3:13. Ano sabi? Mangagtiisan kayo sa isa't isa. Mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumpong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. Alam nyo nakuha kong term doon? Mangagtiisan kayo. Nakuha nyo po? And then Romans 7, hindi natin mababasa. Anong gusto kong makita nyo? Tanggapin nyo po. Accept the reality of the old nature. Accept it. Accept it. Huwag kang magtaka. Bakit itong ganitong kapatid yung nagkaganon? Don't, huwag kang masyadong mag-wonder. You accept the reality of the old nature. Kahit si Kristiyano na, old nature yan. Ang akin pong gustong makita nyo po, is on the way, doon sa parte ng na-offend. Ano po? How are you going to come up on the forgiveness? What are the reasons or what are the thoughts that you must think sa iyong isip? Ano po? Hindi ko po nais ipakita na binibigyan lisensya natin na okay lang gumawa ng masama at pagkakamali dahil nang tinatawag na may old nature. Hindi po 'yun ang ibig ko sabihin. Sana po hindi niyo po ako makuha sa puntos na 'yon. Hindi niyo po ako ma-misinterpret. Reality of the old nature. Lahat tayo nandito pa. Amen. Lalabas 'yan. At minsan malimit, minsan naman tulog. 'Di ba ang wolf, merong gising, meron namang tulog. 'Di ba? Pagigising, abay nag-aalma 'yan. Ano ho? So mga may napagnatanggap mo, nasa laman pa nga. Pagpapray ko ang kapatid kong 'to. Dahil ikaw din naman gayon din. Ano? Most of the time, hindi naman nalabas din naman yung iyong old nature. Kaya, huwag kang, kasi minsan tingin kang tingin doon sa pagkakamali, hindi mo din naman nakikita minsan yung iyo din. Di ba ang sabi, yung doon sa puwing, ano, alsin mo muna yung sa iyo, bago yung sa iba. Ano? And then, ito pa, reality of the old nature, what, ano pang dapat mong isipin? You are forgiven much by God. Naalala niyo yung kwento? May utang na 10,000 dinaryo. Pinatawad ng Panginoon. At yun namang alipin, may utang sa kanya yung kapwa alipin, iisang dinaryo naman ang utang. Pero hindi mapatawad. Ano po? Alam nyo ang dapat yung natin maisip? Tignan nyo po. Lahat ng kasalanan ng kapatid mo sa iyo is much lesser than your sins, than my sins against God. Pero nagawa akong patawarin ng Diyos. Alam niyo pagka kayo yung mga talagang naiintindihan na siya'y pinatawad ng Diyos, madali silang magpatawad. Opo, kasi nakikita nila, ako nga'y pinatawad. Bakit naman ako hindi makakapagpatawad? You are forgiven much. Mateo 18:21 to 35, hindi na natin mababasa mga minamahal. Nandyan po yan. Another thing, Ephesians 5:2. Ang gusto kong kunin niyo po doon, magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, nahain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Anong gusto kong makita nyo dito? Christ suffered already for our sins. Di ba ganito tayo? Pag nasaktan. Gusto ko ng justisya. Justice. Gusto kong magbayad yan. Galit ka. Alam mo pag inisip mo, yung kasalanan ginawa niya, pinagdusahan na ng Panginoong Jesus. What else could you ask? What else could you ask? Christ suffered for the sins of your brothers and sisters. Will you not forgive? Pinagdusahan na yan ng Panginoon. Kaya ang sabi dito, tingnan mo nang mabuti, Christ suffered already for our sins.
And then, dapat mong tanggapin in Romans 12, verse number 17 to 20, vengeance is not for us. Vengeance is not for us. Ano sabi ng Panginoon? Ako ang gaganti. Hindi ikaw. Alam niyo yung mga iba? Di ba yung mga, sa may mga kaso, sumisigaw sila ng hustisya, 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 justice. Ang Diyos naman, di ba yung mga nasa impyerno ngayon, they are now experiencing justice of God. Kung hindi man nila nakuha sa lupa, they're experiencing justice of God in hell. Oh, at tayo ng mga Kristiyano, nakamta natin ang hustisya nung ang Panginoong Jesus ay mamatay para sa kasalanan nating lahat. Amen? Vengeance is not for us. Hindi yan para sa atin. Kagaya ng ginawa ni Joseph, di ba? Another argument po, it was demonstrated to us by holy men of God. Si Joseph, alam natin, his brothers hated him. His brothers planned to kill him. His brothers sold him to Midianites. He was believed to be dead. Ilagay niyo po ang inyong sa kalagayan ni Joseph. Kung may sasakit pa sa kanyang naging karanasan, mas matindi po yung kanyang naranasan. He was sold by Midianites to the Egyptian. He was imprisoned in Egypt. He was forgotten. But still, he didn't place himself in the place of God. Sabi niya, am I in the place of God? Hindi ako ang gaganti. Wala, hindi yan para sa atin. When Stephen ay binato, anong sabi niya? Anong sabi ng habang binabato Teban? Nasaan si Teban? Habang binabato si Stephen, anong sabi niya? Huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan nila. Noong ang Panginoon ay nandoon sa krus, anong sabi niya? Anong sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya kung halimbawa mga minamahal, sasabihin mo, ako ang binabag. Ako ang binabag. Ako ang lalapit. Ako ang nasaktan. Ako ang lalapit. Tanong, sino nasaktan? Ikaw ba o ang Diyos? Sino na-offend? Ikaw ba o ang Diyos? Tanong, sino unang lumapit? Ang Diyos. And then, humility. Humility. Matthew 5, 23 to 24. Part naman ng offended, ng offender. Tayo naman po'y maging humble to recognize our fault. And we are willing to ask forgiveness. Yun ang may bahagi nung nakasakit. Tayo po na may magpakumbaba, aminin natin ang ating pagkakamali, at tayo humingi ng tawad. And last verse that we are going to read, every one of us, Luke chapter 17. Luke chapter 17, tinan niyo po ito. Verse number 3, 4, and 5. Tinan niyo po ito. This text. Ano sabi ng talata? Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasalang iyong kapatid, sawayin mo siya. Amen? At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Anong sunod? At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw, laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo, nasasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Hindi ko naman nakakaloko na eh. Papito na. Papito ka na. Minarkang ko eh. Pag ititinan mo yung talata, paulit-ulit ka na eh. Nakakaloko ka. Alam nyo, forgiveness doesn't keep record of wrongs. Forgiveness doesn't keep record of wrongs. Hindi po siya nag-keep. Mga minamahal, ngayon pong hapon na ito, ano pong sabi ng mga sabi po ng mga alagad, anong marinig nila ito? Verse 5, at sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Is that our prayer? Increase our faith. So, reconciling element, nandyan ang forgiveness,
nandyan ang humility, faith, siyempre ang love, hindi natin pwedeng iwan. Mga minamahal, sana sama-sama natin ngayong yakapin. Panginoon, doon sa mga napakinggan namin, may tama palang pamamaraan para hindi lumaki ang apoy. Ano? At ngayong hapon na ito, sama-sama tayong mananalangin. Panginoon, I am willing to drop down my sword against your word. I am willing to step to take the word, your word, in the biblical dealing with conflict. Tayo manalangin, tayo manalangin. Ama naming Diyos, magandang hapon po sa inyo. Kami nagpapasalamat sa inyong habag sa amin ngayong hapon. Panginoon, tulungan niyo po kami. Ipaunawa niyo sa amin ngayon ang aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Patawarin niyo kami sa mga maling hakbang naming ginawa. Patawarin niyo kami sa hindi tamang paggamit ng aming mga dila. Patawarin niyo kami, O Diyos, sa hindi pakikinig at pagkonsidera sa inyong mga pamamaraan. O Panginoon, kami nananalangin lahat ngayon na inyo pong i-unite kaming lahat. That divisions, conflict will be disappeared sa amin na sa church. Dahil ang sabi ng talata, sa pag-iibigan namin magkakapatid, napapatunayan ng mga unbeliever na kami inyong mga alagad. Panginoong Diyos, increase our faith. We know this is very hard to follow. Yung mga sinabi ninyo sa aming pagkatao, nagre-resist kami. Dahil ng aming galit, ng aming sariling mga pananaw. But Lord, kung kami po lahat ay willing ngayon to submit unto your will, pagpapalain niyo po kami. Ipaparamdam niyo ang kagalakan sa amin, mga puso. Ang sarap ng fellowship at ang patuloy niyong pagdaragdag sa amin sa church. Panginoon, I know kulang at kapos ako sa pagpapaliwanag. But I trust the Holy Spirit. He has all the power to land all the thoughts properly. At ang hindi mga nabigyan ng pansin ay maaaring mabigyan ng pansin sa pamamagitan ng paggawa ng Banal na Espiritu. Sana po'y nasumpungan lahat kami na ngayong oras sa ito'y nagpapakumbaba sa inyong mga salita. Sana po, we pray, na wala nang mabiktima ng galit sa amin, puot. Huwag kaming maalipin ito. Kundi, O Diyos, magawa namin ang iyong mga salita sa pamagitan ng inyong awat biyaya. At patuloy kami makapaglingkod sa inyo na may kagalakan sapagkat alam namin sinusunod namin ang iyong kalooban. Ama, ang lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.